magandang gabi po sa ating lahat, no? Papasalamat po tayo sa Lord sa pagkakataon ito na ibinigay niya sa atin para po mag-aral ng kanyang salita. Bagamat napaka-init po ng panahon ngayon, no? Pero salamat sa Lord dahil may pagkakataon po tayo na mag-aral ng kanyang salita. Siguro tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos, salamat po ulit sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa protection niyo po, sa guidance niyo po sa amin. At sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po ulit sa amin para po ulit makapag-aral po kami ng iyong banal na salita. Salamat po Panginoon, patuloy mo po kaming patnubayan at makakuha po kami ulit ng kalakasan sa iyong mga salita ngayong gabi ito. Ang lahat na ito aming dalangin sa inyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So binabati po muna natin yung ating mga viewers ngayong gabi. Salamat sa Panginoon at nakasama po namin kayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ngayong araw na ito ng ating prayer meeting. So ang title po ng na-assign po sa atin ay The Prayer of the Apostle Paul. At ang text po natin ay matatagpuan sa ikalawang Korinto, chapter 12, verses 7 to 10. So basahin po muna natin sa Tagalog, no? Sabi po dito, "Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay may mahina, kutyain, pahirapan, pusigin, at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas." So pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. So, sabi po dito, so thorns, no? So, sabi po, tinik, no? Sino po may gusto sa atin ng tinik? So, tingnan po muna natin, ha? Sandali, inaayos po ang ating TV. Hintayin po muna natin. Okay na po ba, Tis LB? Okay na? Pakinaan na lang yung pinaka ano yung brightness sa contrast. So tuloy po natin, no. So sabi po dito, thorns, no. So sabi po, do you know that even trees have thorns, no? So akala po natin yung mga roses lang po ang may thorns, pero may mga puno din po na may mga thorns po, no. For example, itong trees of Wisconsin, no, meron po yung mga tinik. Ito pong honey locust, meron din po siyang tinik. At ito pong pear tree, no? Meron din po siyang mga tinik, no? Mga thorns, no? Now, the thorns could be daily life struggles which makes us feel in pain or in distress, no? Yan daw po yung mga thorns sa atin, no? So, pwede daw po yan na financial aspect. Hindi ko po alam sinong nahihirapan sa atin sa panahon ngayon in terms of finances, no? Pwede naman din pong emotional aspect, no? Kahit minsan yung iba, meron naman pera, pero pagdating po sa emosyon, no, doon naman po sila nagkukulang or may problema. Pangatlo, pwede din po ito ay spiritual aspect. Pwedeng may pera, pwedeng okay naman sa emosyon, pero sometimes baka yung spiritual naman po yung medyo may problema. And pang-apat po yung physical aspect, no. Ito po yung maaaring may dinadala na may mabigat na karamdaman, no. So tingnan po natin muna ang pinaka-background, no? Now, sabi po, the Corinthian church had been infiltrated by false apostles, no? And as a result, the Corinthian church was in turmoil with some of its members believing the false teachers attack on Paul's authorship, apostleship, no? So, di po ba alam natin na ang Corinto, ito daw po yung parang pinaka-problematic church sa lahat po, no? And bakit po? Ang isang reason po kasi na infiltrate po sila ng mga false prophets po, no? Now, tingnan po natin, no, paano kaya dinescribe ni Apostle Paul itong mga false prophets? Now, heheramin ko po yung verse sa English nitong 2 Corinthians chapter 12, verse 11. Sabi po dito, "I have been a fool
Sabi, you forced me to do it, for I ought to have been commended by you, for I was not at all inferior to these super apostles, no? So akala po natin ang mga parang ang mga itong mga Justice League lang ang may mga superman, no? Pero sa Bible, ito po pala yung kalaban o kalaban ni Apostle Pablo, mga umuusig sa kanya. Ang description po na ginawa ni Apostle Paul sa kanila ay mga super apostles, no? Now, imbis na ipagtanggol nila ng mga taga-Corinto si Apostle Pablo, ang mga bulaang propeta na ito ang kanilang pinanigan po, no? At pinuri, no? Kaya kung mapapansin po natin dito sa verse na ito, sabi po niya, for I ought to have been commended by you, no? Sabi niya, kayo sana ang dapat pumuri sa akin, no? Pero hindi po ganun ang nangyari, no? Kaya makikita po natin, no? Naaalala po ba natin yung mga salita ng Panginoong Jesus dito po sa iglesia sa Efeso, no? Lagyan lang po natin ng konting comparison, no? Now, ito po yung letters to the churches, no? At yung Pahayag chapter 2 ay mensahe para sa iglesia sa Efeso, no? Now, sabi po sa Pahayag 1, no? Chapter 2 verse 1. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso, no? Referring to elders, ito ang ipinasasabi na may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay at tumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto, referring to the Lord Jesus Christ. Sabi po niya, nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. At sabi po dito sa verse 2, sinubok mo ang mga huwag na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling, no? So makikita po natin dito, buti pa itong mga taga Efeso, no? Sinubok po nila ang mga huwag na apostol at napatunayan naman po nila na sila ay nagsisinungaling, no? And probably may connection din po kasi dito yung Gawa chapter 20, no? Verses 28 to 31. So alam po natin yung background nito, no? Nung sinabi ni Apostol Pablo, tinipon po niya yung mga matatanda sa Efeso, yung mga elders, at nagpaalam po siya na nililid siya ng banal na espiritu na pupunta po siya sa Jerusalem. Pero ang paalala po niya kasi sa kanila, sabi po sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sapagkat sila ay inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mabumangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Mula rin sa inyo ay may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad, no? Kaya't mag-ingat kayo, alalahanin yung tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Now, mapapansin po natin dito, no, yung tagubili ni Apostol Pablo. At kahit mismo si Apostol Pablo na po ang 3 taon na nagturo sa kanila, no, pero may pag-agam-agam po si Apostol Pablo na baka mawalan ng saysay ang kanyang pagtuturo dito sa mga taga-Efeso, no. Pero buti na lang dun sa Revelation, no, yung kanilang text po natin sa Pahayag chapter 2, no, sabi, sinubok nyo ang mga nagkukunwaring o huwad ng mga apostol at napatunayan nyo naman na sila ay mga huwad, no, at nagsisinungaling, no. Pero ang mga taga-Corinto, makikita po natin, no, sabi po dito, yakap sila ng yakap, no, may dumating lang na mangaral, may dumating na parang may anyo ng pagiging apostol, ay tinatanggap na po nila kaagad. Kaya sinabi po ng Apostol Pablo, no, sa chapter 11, atras po tayo ng isang chapter, sabi po niya dito sa verse 4, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko, no? Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral ng iba na itinuro ko sa inyo. And so kung ito po yung pinaka-background, sabi po, the Corinthians' naive acceptance of the false apostles' claims left Paul no choice, no? So, sabi nga po dito sa chapter 11 verse 1, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. And, yung pinaka-background po ng chapter 12 verse 1, sabi po niya, kailangan kong magmapuri, no? Bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito, no? So, makita po natin dito, no? Alam naman po natin si Apostol Pablo, no? Napilitan po
si Apostol Pablo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa mga bulaang propeta, no? At sabihin ang kanyang mga apostolic credentials, no? Now, bakit po, no? Now, alam naman po natin na pagka pinag-usapan po natin yung pagmamapuri o pagmamayabang, ay hindi po ito maganda. At alam po yan ni Apostol Pablo, no? Sabi sa Kawikaan chapter 27 verse 2, hayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang sariling bangkoy huwag mong buhatin, no? Pero sabi po dito, kailangan kong magmapuri, no? Sabi po ni Apostol Pablo, bagamat alam po niya, wala naman po talagang mapapala sa paggawa ng paggawa nito, no? Now, bakit po niya kinakailangan sabihin itong kanyang credential? Now, Paul knew that the issue was critically important. Ano pong issue natin? The Corinthians' continued faithfulness to Jesus Christ was at stake. So, makita po natin, no, kung magwawalang kibo si Apostol Pablo, eh matatangay na po itong mga ng mga bulang propeta ang mga taga Corinto at mailalayo sila sa pananampalataya, no? At yan po yung kanyang binanggit sa naunang chapter sa ikalawang Corinto chapter 11 verse 3. Sabi po niya, ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananali kay Kristo tulad ni Eva na nanlinlang ng ahas, no? Kaya kinakailangan mag-step up po si Apostol Pablo at ipagtanggol po niya ang kanyang pagiging apostol. Otherwise, matatangay po sa malinturo ang mga taga-Korinto. So makita po natin dito na talaga may katungkulan po talaga ang mga pastor, no? Ang mga elders na bantayan po talaga ang kawan laban sa mga bulang propeta at sa mga maling turo, no? Now, ano po ang ginawa ni Apostol Pablo, no? Paano po niya dinefend ang kanyang pagiging apostol? Now, babasahin ko po yung isang konting background pa po, no? Kasi ang verse po natin talaga ay verse 7. Pero babasahin ko po itong ikalawang Corinto, chapter 12 verses 1 to 4 at ganito po ang nakasulat. Sabi po niya, kailangan kong magmapuri bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko na may ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yan ay pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. So, tingnan po natin itong talata, no? Sabi po sa verse 1, no? Nakilala daw po si Apostol Pablo na isang Kristiyano at dinala sa ikatlong langit, no? So, tingnan po natin yung verse 2. Sabi niya po, may kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. Now, ano po ba itong ikatlong langit, no? Now, yung first heaven po, ito po yung Earth's atmosphere, no? Yung nakikita po ng ating mata, yan pong kalawakan, yung may ulap, no? And yung second heaven naman po, ito naman po yung interplanetary space, no? Yung mga yung outer space na po, yun yung mga planeta, no? Kung saan nandun yung mga planeta, no? And yung third heaven, ito naman po yung the abode of God, no? So ito daw pong lalaki ay dinala sa ikatlong langit, dun po sa paraiso, no? Pero nais ko pong tingnan natin, pagdating po sa verse 7, sabi po niya, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin. Now, napansin niyo po yung transition mula sa third person, ngayon naging first person, no? Sabi niya, nung una, may kilala siya isang lalaki, so third person. Pero ngayon sinasabi niya, so para hindi ko ngayon ipagyabang itong kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin. So, ibig sabihin, actually, ang tinutukoy po talaga ni Apostol Pablo na itong Kristiyano na nakarating doon sa ikatlong langit o sa paraiso ay walang iba kundi ang kanyang sarili, no? Now, makita po natin dito na the vision took place 14 years before the writing of 2 Corinthians, no? So, tingnan po natin ulit yung talata sa verse 2, no? So, may kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. Sabi po dito, 14 na ang nakakalipas. So, ibig po sabihin, kung talagang may plano si Apostol Pablo na magyabang at magmalaki, eh dapat nasabi na niya po ito
14 years ago, no, nagsisimula po siya, no, na maging apostol. Pero bagamat sa ating talata, mamaya makita natin na pinagbawalan siya at hindi niya pwedeng sabihin, no. Pero kung talagang gusto niyang maglabang, eh isipin niyo po, 14 na taon pa po ang lumipas, pero pinigilan niya ang kanyang sarili at hindi niya po ito sinabi, no. So, sabi po dito, nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. Sabi po sa verse 4 ng ikalawang Corinto chapter 12. So, what the Apostle Paul heard was in a language unlike anything on earth, no? So, natatandaan niyo po yung unang Corinto chapter 13, no? Kasi sabi po dito, nakarinig siya, no? Pero hindi daw po dito sa mundong ito. At naalala ko po yung unang Corinto chapter 13, yung patungkol po sa pag-ibig, no? Yung love chapter, no? 1 Corinthians chapter 13. Di ba sabi po sa verse 1, na sabi po niya, makapagsalita man ako ng wika ng mga tao at ng mga anghel. So, ibig pong sabihin, may mga languages, may language po ang anghel. So, probably ito po yun, no? And sabi nga po dito, though the apostle understood what was said, there were no words in human language to convey what he heard, no? So, tanong, nakaranas na po ba kayo ng bagay nakita nyo o di ka isang lugar na nakita nyo? Tapos ipapadescribe sa inyo, wala kayong, hindi nyo kayang i-describe. Bakit po? Walang words na angkop. Wala kang magamit na salita. Sa sobrang ganda nitong nakita mo, wala kang words na o sa bagay na ito o sa lugar na ito, hindi mo siya kayang i-describe by human language. No? So, ganito po ang naranasan ni Apostol Pablo nung siya ay nakarating po dito sa paraiso, sa third heaven po. No? And no wonder, dun sa unang sulat din niya dito sa mga taga-Korinto, no? Hiramin ko po yung 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Sabi po niya doon, sabi niya, "But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagine what God has prepared for those who love Him." So, paano po niya dinescribe? Ito daw pong inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Mga bagay na hindi pa kailanman nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, at hindi pumasok sa puso ng tao. And mamaya pag-usapan po natin yung suffering, no? Kaya mapapansin po natin si Apostol Pablo, very confident po siya, no? Na harapin din itong mga nakalaan para po sa kanya. Sabi po niya sa Romans 8:18, "For I consider that the sufferings of this present time," no? So sino po sa atin dito ang nagsasuffer, no? Sabi po dito, "are not worth comparing with the glory that is to revealed to us," no? Sabi, hindi daw po itong pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing, no? Hindi mo nga pwedeng ihambing, no? Sa kalwalapiang mahayag po sa atin, no? So kung tutusin, makita po natin na kay Apostol Pablo po ang lahat ng dahilan para ipagyabang po niya kasi nakarating po siya, no? Nagkaroon po siya ng yung third heaven, no? Nagkaroon po siya ng glimpse or nakita po niya yung pinaka third heaven, no? Pero dito po tayo dadako sa ating main text sa verse chapter 12 verse 7. Pero sabi po dito, ngunit ito po yung ating pinaka main na text, upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, sabi po dito, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Now, gusto ko pong hiramin yung English translation, no? Kasi nandun po yung pinaka, yung thorn na binabanggit po natin, no? So, babasahin ko po yung English na translation, 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Sabi po, "so to keep me from being too elated," no? Huwag akong magmataas, masyado maging mapagmataas. "By the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being too elated." Sa Tagalog, sabi, lalo na dahil sa kalabisan ng pahayag, no? So, sobrang tindi daw po itong pahayag, no? Sobrang labis yung kanyang na-witness, no? At dito nga po sa English translation, "by the surpassing
greatness of the revelations, no? Sobrang tindi po yung kanyang nakita. So sabi po dito, binigyan ako ng isang tingik sa laman, no? Isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis, no? So ano po ang purpose? Bakit siya binigyan ng tingik sa laman? Now, ang sabi po dito, para huwag siyang magmalaki ng labis, no? So kung tayo nga naman, talagang naranasan natin yung kay Apostol Pablo na nakita natin yung langit. Eh siguro talagang may tendency, oh, talagang magmamalaki po tayo, ipagyayabang po natin yan kahit kanino. Pero nais ko pong tingnan natin itong thorn in the flesh, no? Now, ano po ba itong tinik sa laman o thorn in the flesh, no? Well, hindi po ito itinitalya ni Apostol Pablo kung ano po ito. Now, pero ito po yung ibang nagsasabi, no? Now, sabi po ng iba, probably, ito daw po ay Paul's psychological struggles, no? So, makikita po natin yung mga persecution na kanyang dinanas. Makikita din po natin yung kanyang kalumbayan, kasi yung kanyang mga kababayan, mga Israelita, ayaw, karamihan, ayaw sumampalataya sa Panginoon. Or maybe yung mga temptations na kanyang dinaranas din sa buhay, no? So, psychological struggles, no? And sabi naman po nung iba, pwede daw po itong tinik sa laman ay Paul's opponents, no? Nasabi ko po kanina na may mga bulang propeta kumakalaban po sa kanya, kabi-kabila po ang kanyang kaaway. So, talagang tinik, no? Tinik ito sa laman, hadlang ito, no? Na naghaharas sa akin. Parang ganyan po siguro yung sinasabi dito, kung ito nga po ang tinutukoy. At yung iba naman po, sabi, pwedeng ito daw po ay isang physical affliction. Now, gusto kong hiramin muna yung Galatia chapter 6 verse 11. No? Now, sabi po dito sa Galatia chapter 6 verse 11, tingnan ninyo kung sa gaano kalalaking mga titik sumusulat ako sa inyo sa pamagitan ng aking sariling kamay. So, bakit ka malaki sumulat? Bakit ka gusto mo mas malaking print ang mabasahin mo? So, ang answer, kasi po, malabo ang kanyang mata. At sinabi po niya dito sa Galatia chapter 4 verse 15 na kung maaari, sabi niya sa mga taga-Galatia, sana ay binukit na ninyo ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. So sabi po nila, probably physical affliction, no? Kung hindi lang malabo mata ko, mas effective sana ako sa paglilingkod, wala nang hadlang. And sabi naman po nung iba, it is a kind of demonic harassment, no? So, alam din po natin yung even yung nangyayari po dito sa Corinto, no, na they are influenced, no, ng mga masasama, no, probably nitong mga demons na ito. Kaya bakit masyado silang madaling mapaniwala dito sa mga bulang propeta at yung pagkilos na lang na din po ni Satanas dito sa mga tao to, no? Now, meron din po akong gusto ipaliwanag sa atin. Sabi po dito kasi yung a messenger of Satan, no. Now, sabi ko dito, Satan's assault on Paul did not take place outside of God's will. Baka po kasi mag-isip tayo na, oh, bakit gano'n, no? A messenger of Satan, ibig sabihin, no? Basta papasok na lang si Satanas kung kailan niya gusto na. Parang wala na pong control ang Panginoong Diyos. Now, hindi po gano'n ang ibig po niyang sabihin. Now, God is sovereign over all of His creation and will use even the forces of the kingdom of darkness to accomplish His righteous purposes, no? Now, sovereign pa rin po ang Panginoon. And pwede din, kaya din po niyang gamitin or gagamit siya, even, sabi po dito, yung mga forces of darkness, para lang ma-accomplish po ang kanyang righteous purpose, no? Mga purposes po ng Panginoon. So, natandaan po natin si Job, di ba po, no? Hindi na natin didetalye. Pero dun sa unang pagsubok, di ba po, sabi ng Diyos kay Satanas, eh, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, pero huwag mo lang siyang sasaktan. So alam natin yung story, na wala lahat ang kanyang ari-arian, namatay ang kanyang mga anak. Pero dun sa pangalawa naman, sabi po, di ba, sige, galawin mo ang kanyang katawan, pero ang control, sabi, hindi mo lang siya pwedeng patayin, no? So makikita po natin dito that God is sovereign over all, no? Hindi natin pwedeng sabihin na parang nakapikit ang Diyos, hindi biglang natulog ata siya. Hindi biglang may nangyaring hindi maganda, no? Pero makita po natin, kaya, He is sovereign over all and He can even use, or He will even use the forces of the kingdom of darkness to accomplish His righteous purposes, no? So, God is in control. Now, ang tanong po siguro ay ito maganda, no?
kung si Apostol Pablo, may binabagit po siyang thorn in the flesh, no? Something na naghaharas sa kanya. Nasabi, sana wala na ito. Ito po siguro ang pinakatanong din po sa atin, no? Pero po ba tayong thorn in the flesh na dinadanas ngayon, no? Palaging bumabagabag sa atin, no? Paraging naghaharas po sa atin at nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan po tayo, no? At gusto niyo po na mawala ito sa inyong buhay, no? So, siguro, ewan kung nasasabi niyo itong mga pangusap nito. Kung wala lang ito sana, no? Very smooth na sana ang takbo ng aking buhay, no? Pero nandun eh, baka bawat isa sa atin merong talagang thorn in the flesh, no? Okay na sana, perfect na sana, wala na sana ng hadlang. Pero may tinik eh, no? May hadlang, may laging nagaharas sa akin. So, ano po ang naging reaksyon o ano ang tugon ni Apostol Pablo? Now, sabi po sa verse 8, sabi po niya, tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, no? So, tatlong beses, no? Now, palagi po ba tayong nananalangin, no? Siguro nga kung sa ating mga buhay, may tinik din tayo sa laman. At pinagpipray po natin ito. Pero bakit parang tinatanggal ito ng Panginoon, no? Now, actually, baka naman, or tiyak, tumugon na ang Panginoon, no? At ang tugon niya, katulad dito sa tugon ni Apostol kay Apostol Pablo, na hindi niya aalisin itong tinik sa laman. So, inalis po ba ng Panginoon itong thorn in the flesh o tinik sa laman kay Apostol Pablo? Now, ang answer po ay hindi. So, ngayon, kung hindi niya inalis, ano ang tugon ng Panginoon sa kanya? So, sabi po sa karugtong lover, subalit, ito ang sinabi niya sa akin, sinabi kay Apostol Pablo. Ito po ang tugon ng Panginoon sa kanya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Now, gusto kong kunin yung English translation, no? Sabi po dito, but he said to me, ito po yung very famous na verse, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses, no? So, yan daw po, no? Ang biyaya ng Panginoon ay sapat at ang kanyang kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Now, Paul's three requests for relief resulted in the same answer from the Lord, no? Now, tatlong beses na nalangin po si Apostol Pablo at tatlong beses din, yun din po ang katugunan sa kanya ng Panginoon. Now, may nakatandaan po ba kayo sa Bible na nalalangin din ng tatlong pare-parehong panalangin? Pero, the same din, yun din ang tugon sa kanya ng Diyos, no? So, natatandaan po natin yung last time na prayer meeting po natin topic, yung nanalangin po ang Panginoon sa Hardin ng Gethsemane. Actually, meron po, no? At walang iba, kundi din ang Panginoong Jesus, no? Now, dun po sa Hardin ng Gethsemane, ito po ang kanyang panalangin. And I quote, no? Sabi po sa Mateo 26:39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, at ito po ang kanyang panalangin. Ama ko, kung maaari ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang aking kalooban, kundi ang kalooban nyo ang mangyari. And then natatandaan po natin, di ba? Naratnan niya, natutulog po rin ang mga alagad. Pero sabi niya, muli siyang lumayo at nanalangin. So sa pangalawang pagkakataon na po, no? At the same din po ang kanyang panalangin. Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. At sa pangatlong pagkakataon, no, nakita niya naman, natutulog na naman yung mga alagad. At sa pangatlong pagkakataon, sa verse 44, iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin sa pangatlong pagkakataon. At sabi po dito, at iyon din ang kanyang sinabi. So, iyon at iyon din po ang tugon ng Ama doon sa prayer ng Panginoon, no? At sa gusto ng Panginoon, talagang haharapin po niya ang krus, haharapin po niya ang puot ng Diyos, ilalagay po sa kanya ang lahat ng kasalanan at haharapin po niya ang puot ng Diyos at haharapin po niya ang pagkawalay sa kanya ng Ama, no? During the time ng kanyang pagpako doon sa krus ng Kalbaryo. At maaaring si Apostol Pablo, ito din po ang kanyang panalangin. Panginoon, pwede niyo po bang alisin sa akin ang tinik sa laman na ito? Nagpapahirap sa akin? Pero anong sagot po ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you, and for my power is made perfect
in weakness. So Panginoon, pangalawang pagkakataon, alisin mo naman itong tinitsagaman sa akin. Ang sagot na naman sa kanya ng Panginoon, hindi, ang biyaya ko'y sapat sa iyo, no? Lalong nahayag ang aking kapangyarihan sa panahon ng iyong kahinaan. At nag-try na naman po siguro si Apostol Pablo, Panginoon, alisin mo na, sige na naman, alisin mo na itong tinitsagaman na ito, nagpapahirap sa akin, no? Pero ganun pa rin ang sagot ng Panginoon, hindi ko yan naalisin, pero ang aking biyaya ay sapat sa iyo at lalong nahayag ang aking kapangyarihan sa panahon ng iyong kahinaan. Now, yung word na grace sa Greek po, no, yung charis, no, ay 156 times na binanggit daw po sa New Testament, no. And alam niyo po ba itong grace na ito, no, 18 times minention dito sa 2 Corinthians, no, sa aklat na ikalawang Korinto, 18 beses. Now, ano po ibig sabihin itong charis na to, no, or the word grace, no? Now, i-define po natin, no? Alam na po natin ito. Now, grace, ang ibig po sabihin, is God's undeserved favor to mankind, no? Pabor, no? Hindi karapat-dapat na pabor para sa tao, pero ibinigay ito ng Diyos sa atin, no? Hindi tayo deserving ng kahit na anong mabuting bagay, pero undeserved, no? Pero ibinigay po ito sa atin ng Panginoon, no? So, ito po, no? Hindi po inalis ng Panginoon ang kanyang tinitsagaman kasi sabi po dito, the pain was spiritually productive. Teka lang, ano po ulit? Sabi po dito, the pain, hindi inalis ng Panginoon because the pain was spiritually productive. Paano nakatulong itong tinitsagaman sa kanya, no? So, tingnan po natin. Tutulong po ito para tumatag sa pananampalataya si Pablo. Hindi ito inalis ng Panginoon, I believe, isang dahilan para mas lalo siyang tumatag sa pananampalataya. Number two, binanggit po sa atin ng Bible, hindi po ito inalis ng Panginoon, tutulong po ito para lagi siyang maging mapagpakumbaba. And number three, hindi po ito inalis ng Panginoon kasi tutulong po ito sa kanya para lagi po siyang manalangin at palaging umasa sa Panginoon. Now, when God declared to Paul, in answer to his prayer, my grace is sufficient for you, he affirmed the total sufficiency of his grace for every need of life. No? Now, nung sinabi daw po ng Diyos kay Apostol Pablo, my grace is sufficient for you. Ano pong sinasabi, ano po daw ibig sabihin dito ng Panginoon? Now, ina-affirm daw po ng Panginoon, the total sufficiency, no? Sapat, no? Perfect, sapat na sapat ang kanyang biyaya sa lahat ng ating pangailangan dito sa buhay na ito. Supisyente po ang biyaya ng Panginoon. Supisyente po siya ang biyaya ng Panginoon para ating siyang masunod. Supisyente po ang biyaya ng Panginoon para po ating siyang mapaglingkuran. Supisyente po ang biyaya ng Panginoon para po natin siya ay sambahin. No? Now, hindi lang po sa ganyang paraan, pero sabi din po dito, God's grace was sufficient for the deepest pain Paul or any other believer could ever experience, no? So, hindi ko alam sa atin dito, baka meron dyan parang duguan na nakakaranas ng sugatan, no? Sugatan ng kanyang puso, no? Pero sabi po dito, even so, sabi po dito, according sa pinag-aaralan po natin, sufficiente po ang biyaya ng Diyos sa lahat ng ating sitwasyon, even in our deepest pain, no? Even in sin, in temptation, in suffering, discouragement, pain, no, hardship, trials, no. So yan po ang makikita natin, sufisyente ang biyaya ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. If God's grace was more than abundant to save Paul, no, it was certainly sufficient to strengthen him in any subsequent trial he faced, no. Tama nga po pala, no? Kasi tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, no? It is by grace through faith. So, ibig kong sabihin, kung tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos, ito din pong biyaya ng Diyos ang mag-enable sa atin para po makapagtuloy at makapagpatuloy ng paglilingkod at harapin ang anuman ng mga suliranin sa ating mga buhay. So, ano pong ginawa ni Apostol Pablo nung ma-realize niya, nung sinabi sa kanya ng Panginoong Diyos, hindi ko aalisin ang iyong tinitsagaman sapagkat sapat ang aking biyaya sa iyo.
ito po ang kanyang tugon. Sabi po niya dito sa verse 9 ng ikalawang Corinto chapter 12. Kaya nga ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan. No? Now, teka lang po, meron po bang taong nagmamalaki sa kanyang kahinaan? Wala po, no? Pero paliwanag po natin, no? Bakit sinabi ni Apostol Pablo, kung gayon, magmamalaki ko ng may galak ang aking kahinaan? At ano po itong mga kahinaan na to? Sabi po niya sa verse 10, kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga, ano po yan, kahinaan, paglalait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. At bakit po siya ipinagmamalaki itong mga bagay nito? Babalikan ko po yung verse 9, sabi po niya, kaya nga ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan. Ito po, at ano po ang reason? Sabi po niya kasi dito, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. No? Napansin niyo po ba yun, no? Ang reason para daw po yung kapangyarihan ni Kristo manatili sa kanya or mag-manifest po sa kanya, no? At yan po ang makikita po natin dito, no? Now, balikan ko din po yung verse 9, no? Yung una, no? Sabi niya, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Pero gusto ko din pong bigyan ng emphasis itong karagtong, no? Now, sabi po dito, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Napansin niyo po ba yun, no? Yung kahinaan, no? Yung kapangyarihan daw po ng Panginoon ay nagiging sakdal, no? Sa English translation, was made perfect, no? Nagiging perfecto, perfect na perfect. Ang kapangyarihan ng Panginoon dun sa time ng ating sobrang kahinaan, no? Yung kahinaan mo, tatapatan ng Panginoon, kaya niya pong tapatan ng sakdal, no? Ng perfect ng kanyang kapangyarihan, no? Parang yung sa ginto po, no? The more na pinararaan sa apoy, the more na nagiging dalisay, no? And the more na ina-acknowledge po natin ang kahinaan, no? Ang ating kahinaan sa Diyos, no? The more maipapakita po ng Diyos ang kapangyarihan sa ating mga buhay. Sabi nga po, bakit minsan hindi na i-demonstrate ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa atin? Kasi sabi, baka masyado tayong mapagmalaki and masyado tayong more of ourselves, no? Kaya hindi makapasok po ang Panginoon. Pero according dito sa pinag-aaralan po natin, sabi ni Apostol Pablo, kung kayo, ang aking pagmamalaki ay ang aking kahinaan. At ano pong dahilan? Upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Now, ito na lang po, no? Paul was not allowed to speak about his heavenly revelations. But he quotes Christ's declaration, my grace is sufficient, no? Nakita po natin kanina sa mga unang verses, no? Sa umpisa, hindi pinagbawalan po siyang magsalita, no? At 14 years pa po ang lumipas bago po niya nasabi yung kanyang pinakakwento kasi kinakailangan, no? Gusto po niya ipagtanggol ang kanyang pagiging apostol. Pero nung ito pong my grace is sufficient, bakit po niya sinabi, no? Sabi po niya dito, to underscore that his earthly weakness, not his revelations, sabi po, would be the platform for perfecting and demonstrating the Lord's power. Napansin niyo po ba yun na hindi ipinagmalaki ni Apostol Pablo yung kanyang revelation, yung kanyang nangyari sa kanya, no? Nakita niya yung narit. Hindi po yun. Ha? Ano po ang pinagmalaki ni Apostol Pablo? Yung kanyang kahinaan. At ano pong sabi po kasi dito? Kasi dun sa kanyang kahinaan would be the platform for perfecting and demonstrating the Lord's power. No? The more na aminin mo hindi mo kaya, the more at magre-rely ka sa Panginoon, the more na may ipapakita po ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa iyo. So gusto ko lang po din i-share or magtapos dito sa meron pong isang kanta, no? The Cross is Not Greater. Isang hymn po ito na sinulat ni Ballington Booth, no? Ang tagal na po nito, no? 1892, no? So gusto ko lang pong tingnan po natin yung first stanza at yung chorus. Maganda po itong kantang to, no? Sabi po niya dito, the cross that he gave may be heavy, no? But ito po yung maganda, it never, no? Never po yan, outweighs his grace, no? Palaging mas malaki ang biyaya ng Panginoon sa ating mga crosses, no? Yung mga pagsubok na dinadala po natin. The storm that I feared may surround me, no? May threat.
But it never, it near, excludes His face. Laging nandyan po ang Panginoon. Sabi po sa refrain, the cross is not greater than His grace. No? Yes, may cross, may kahirapan, may mga suliranino. Pero hindi yan mas malaki sa biyaya ng Diyos. Mas laging malaki ang biyaya ng Diyos. The storm cannot hide His blessed face. Nandiyan ang Panginoon lagi. I am satisfied to know that with Jesus here below, sabi po niya dito, I can conquer every foe. No? Hindi po ba mas malaki ang mga pagsubok po natin sa buhay? Hindi po mas malaki ang pagsubok natin sa buhay sa biyaya ng Panginoon. No? Palaging mas malaki ang biyaya ng Panginoon. Palaging mas malaki ang biyaya niya at ang kanyang kapangyarihan. No? Maipapakita po niya sa ating mga kahinaan at pagsubok sa buhay. At ang kanyang kapangyarihan ay palaging perfect sa ating mga kahinaan. No? Kaya kung may times na minsan parang sumusuko po tayo sa buhay, pero tandaan po natin na sapat ang biyaya ng Panginoon at sakdal, no? Perfect ang kanyang kapangyarihan sa ating mga kainan. At dun sa pinakabuntot na verse, no wonder na sabi po ni Apostol Pablo, sabi po dito sa pinakadulo ng text po natin sa verse 10, sapagkat kapag ako ay mahina, ako nga ay malakas. Bakit po? Eh dahil once na inacknowledge niya ang kanyang sarili na mahina, ang Panginoon naman ang nagpapalakas sa kanya. No? Dahil ang ating Panginoon ang nagpapalakas po sa atin, no? At kaya okay din po na talagang tama naman po na aminin po natin na hindi natin kaya at tayo ay mahina at tayo po ay patuloy na manangan sa kalakasan na nagmumula sa Panginoon. So pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong gabi at after po nito ay tayo po ay sama-sama mananalangin sa kanya-kanyang bahay, pero tayo po muna ay magwakas sa isang maikling panalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sapagkat baka there are mga thorns in the flesh po sa amin, no? Mga tinik sa laman, no? Bawat isa po sa amin. And sometimes, gusto po namin talagang maalis ito. Kasi parang sa amin, hadlang ito. Maganda sana kung wala ito, na smooth na ang aming paglilingkod, smooth na po ang aming mga buhay. Pero Lord, katulad ng kay Apostol Pablo, hindi mo po ito inalis. At ang primary reason, para wag po kaming magyabang, magmalaki, at para po manangan sa inyo. Pero salamat Panginoon, kahit na may mga thorns in the flesh po kami. Pero nangako ko po, sabi niyo po na ang iyong biyaya ay sapat. No? Sufisyente po ang iyong biyaya. At lalong nahayag, no, ang iyong kapangyarihan, no, yung power niyo po ay is made perfect sa aming mga weaknesses. No? Kaya salamat po, Panginoon. Paano namin naharapin ang mga pagsubok sa aming mga buhay? Paano po kami makapagpatuloy ng paglilingkod sa inyo? At kung wala po kayo, hindi namin alam kung saan po kami pupunta, wala kaming direksyon, wala pong saysay ang aming mga buhay. Pero salamat, Panginoon, dahil patuloy kang nandyan, patuloy kang nagpapalakas po sa amin. Kaya katulad ni Apostol Pablo, masabi din po namin na ang aming ipagmamalaki ang aming kahinaan nang sa gayon maranasan po namin ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po kami ngayong gabi, pagpalain niyo po ang bawat isa na nanood at nakinig ng mensahe ngayong gabi. Pinupuli ka po namin at ang lahat na ito aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.